Are you threatening me, Cedric? No, Lola. Sinasabi ko lang sa'yo, kung ano mang maling ginawa ni Agnes does not justify what you're about to do to her. But Xander, she attacked a guest. Hindi po totoo yan. Ma'am, pinigilan lang naman po niya sa panunakit si Ma'am Steph. You liar! Tama na! From what I heard, you already had your turn to tell your side. Now let her speak. Sobra-sobra na po kasi yung galit ni Ma'am Steph sa akin kanina. Kaya nasaktan na po niya ako sa harap ni Agnes. Ako naman po, hinayaan ko lang po siya na pagbuhatan niya ako ng kamay. Hindi ko na po napagtanggol yung karapatan ko, Ma'am. Ma'am, pinigilan lang naman po niya si Ma'am Steph sa pananakit. Wala naman po siyang ginagawang masama. Pinagtanggol niya lang po ako. Manahimik ka! Lagot ka sa akin mamaya. Hindi na po kailangan, Ma'am. I'm resigning as your assistant po. Hindi ko na po kaya. Sobra na po. Don't you dare leave me! She just did. My Uncle Montecilio will hear about this. Nakita mo na ginawa mo? Sinira mo ang relasyon natin sa mga Montecilio? Ay, naku, nagkamali ako, Xander. I thought your days of being a troublemaker is over. Nagdala ka pa ng isang sakit ng ulo. Nakamali din ako, Lola. I thought we were a family that is just and fair. But I guess we already threw everything out of the window kapag negosyo ng usapan. Let's go, Agnes. Sorry, Xander. Sorry talaga. Agnes, wala kang dapat ipag-sorry. Eh, nasira ko ang lahat eh. Pati lola mo nagagalit sa'yo. Hey, Agnes, look at me. Wala kang nagawang masama. Okay? And I don't care kung magalit man ang buong mundo sa atin. What's important is us. Tayong dalawa. At wala nang iba. I will never, ever let anybody hurt you. Not in this lifetime or the next. Okay?